Are you killing traditional media? Oh, no, never. I don't think it's so different. It's two different worlds that complement each other. But at the same time, hindi eh. Hindi it's talaga. It's for a preferred audience. Oh, okay. And they can coexist. Yes. Diba? Yes. They can coexist. Sometimes it really affects. But, you know, nasa preference ng audience. Okay. Pero tatanggapin natin na because... That's where they're going. No, at saka nabawasan. Because of the emergence of other formats, other sources of entertainment, and information. And on demand, Tito Boy, ang hirap na din correct. Sabihin it's because of YouTube or social media kasi ang ngayon, lahat ng shows nasa on demand, nasa iWant, nasa Netflix. So parang baka din dun naman napunta yung nanunood hindi, lang yung, at their own ano convenience. Lang, feeling ko is yung way lang nila magpapanood. Mm. Si Tito Boy, parang dati po naalala ko, ang daddy lagi sinasabi sa amin, nung bata sila, ang usong-uso nun was radio. Mm-mm. Pag nasa radio ka, sikat ka. Mm-mm. Tapos sumikat ang TV, pero not everyone can afford television. Tapos nung nagkaroon na everyone can have, meron ng television, medyo nag-die down ang radio. Although nandyan pa rin ang radio. Mm-mm. Kaso ngayon, na everyone can have cellphone, can have an access to the internet, I feel na maaaring in the near future na ang maging lead na sa maging mainstream na is digital. Konteksto natin yan, kasi mga teachers tayo. Ito pwede magturo eh. Mm-hmm. Ang ano kasi nun, nung before radio, there was a big band sound as a form of entertainment. Nasa Communications 101 yata ito. Nung dumating ang radio, it became very popular kasi ang reach ng radio, yes, napakalawak. Yes. Nung dumating ang television, when television was nascent in the early 50s, siyempre, natakot ang radyo na obsolete na kami, irrelevant na kami, kasi visual. Hey, visual. Oo, nakikita. But you know, like television, originated kasi as a promo tool ng mga supermarkets. Itong bilhin nyo, it's here. Yeah, that's how it started. And then, radio survived. Yes, you know why? Because it redefined itself. Dito nag-umpisa yung mga FM. Na which television couldn't do because of the limited time and the cost. Mm-hmm. Dito nag-umpisa yung magpatugtog ka lang ng 24 hours, yun ang naging radyo, di ba? It became that kind of platform. Yes. Na tama nga naman, television cannot do that. But, you know, there are some radio stations, for example, around the world, which will just play music. Mm-hmm. Which will just play music. Ngayon, ang nangyari, mabilis din sa balita. Yes. So, pupunta ka doon kung saan ka talaga malakas. And I think in terms of digital, mainstream, radio, and other forms of media, pupunta yan kung saan dapat nakapwesto eh. Parang Tito Boy, feeling ko, pumupunta kung saan yung pinaka-convenient sa isang tao. Mm-mm. Like dati, syempre dati, imagination. Ngayon, sa TV, nakikita nila, ayan na, well, di ko na kailangan mag-imagine, nandyan na. Eh ngayon, Tito Boy, sa cellphone, it's, pagka nakikita ko nga, pagpapasok ko sa bahay, dati di ba, saan ang TV, papanood? Right. Ngayon, anong wifi nyo? May wifi kayo? I'm going kasi to, it's in your phone eh. Yes. It's kung kailan mo gustong manood, kung nasaan ka, pumapatay ka ng oras, traffic, nandito na lang sa kamay mo, entertainment. Lahat. So, parang feeling ko talaga po, Tito Boy, in the near future, this could be the mainstream. Tama. Okay. Ako, I will not disagree. It's exciting. It's exciting to be part of this journey. We don't know where it's going to go, but panoorin and engage. Because I think it's just our search for a better life. We want to be better people. We want to be happy. Diba? Pero pagdating sa Wi-Fi, how does it play into what you do? Dito, hindi ganun kabilis. Correct. The difference siguro mainly would be... As opposed to when you are in a place like Singapore, yes, for example. Dito kasi mabagal. So, two things. Ang Facebook dito, libre. Diba? May mga promo na parang surf code na... bibili ka ng load, libre Facebook. Ang YouTube is mas mahal kasi kailangan mo ng data or ng Wi-Fi. So, kailangan pumunta sa Wi-Fi spot, sa kung saan man. So, that's why dito sa Pilipinas, mas marami pa rin ang nasa Facebook because of the free component versus YouTube. Almost although, what? 70%? Or ang dami, no? Madami. Opo. Madami talaga. Okay. And then, in terms of ano naman, pagkamahal ng internet,
YouTube has a new product called YouTube Go. Bale, mas mura na data, pero parang iko-compress yung file. Medyo hindi kasing sharp. Okay. Para lang ma-afford ng third world country. Hindi kasing clear yung video, pero yes, madadownload mo at a smaller file. Yeah, will the third telco na pinag-uusapan help? Ay, hindi ko alam. Ah, okay. Yes. Palagay ko rin. Kasi magko-competitive offer. Dito boy, di ba dati ang text, parang wala masyadong gumagamit. Ngayon na it's free, parang lahat na ng tao, parang ganun lang yun. Mm-hmm. So pag dumating po yun, mas dumami yung supply, mas bababa yung bayaran ng tao, mas magiging accessible to everyone.